Yo, what up sa inyo lahat? WB Milechon. Tayo muli andito sa ating video reaction at sa ating news reaction na kung saan andito tayo sa Banat News Update. Subscribe kayo dyan mga kabalits. At ito na nga mga kabalits, kakapasok lang. Hala, grabe, si BP Sara lang nakagawa nito. Senrisa na gulantang manggagamit. At yun, paalala lamang, ito at reaction video lamang. Ano mang sumasala round dito, bahagi lamang natin reaction video. Bahala na kayo kung maniniwala kayo o hindi. At yun, play na natin. Hindi ko rin maintindihan ang ugali ni Senator Risa Ontiveros. And I do not appreciate, ano yung sinabi niya? I do not appreciate this kind of behavior and attitude. Madam Chair, noong 2016, tumatakbo si Senator Risa Ontiveros na senator, nakailang talo na siya. Pumunta siya sa Davao. Humingi siya ng tulong. Humingi siya ng tulong sa akin. Kinausap niya ako ng kinausap doon sa law office ko sa Davao City. Sabi ko sa kanya, o sige, tutulungan kita. Nanalo na siya, at nung nanalo siya, anong ginawa niya? Siya ang pinakaunang umatake kay President Rodrigo Duterte. Anong tawag sa ugaling ganito? Yun lang. Pag-usapan natin ngayon, ito po, no, sinalang po si BP Sara dito po sa Senado, yung kanya pong budget ng Office of the Vice President. At si Risa Ontiveros po ay pilit pong gusto, ha. Ito po ang gusto ni, wala na pong itira, no? Lahat ng proyekto na pinapropose ni BP Sara, gusto ni Ontiveros tanggalan ng pondo at manghingi na lang siya sa mga DSWD, IX, etc. Makapal talaga mukha nito ni Risa Ontiveros, no? Lahat po ng mga senador na umatid, isa lang po sinabi, narito kami para sumuporta kay Biden. Alam lang nila, eh. Narito kami para sumuporta kay Vice President Sara Duterte. Tapos pinupuri nila yung si BP Sara. Yan po, alam nila na magiging presidente. Kaya ganun, di ba? Kahit nga si Jinggoy, nagulat ako. Lahat po sila sumuporta dun. Si Risa Ontiveros lang po ang gustong tanggalan ng pondo. Pero sa pagpapakabait, yung pinaka-peking paraan, alam niyo po, ito po ang isa sa pinakamasaya kong panunood ng Senate hearing. Kasi supalpal na supalpal po talaga. As in supalpal. Alam niyo yun, yung pinagmukhanta nga si Risa Ontiveros. Yung sanay na sanay si Risa Ontiveros na ipapahiya niya yung mga guest niya. Sa mapaya, yung parang yung, di po ba, ganun magsalita. Yung mga malumanay na alam mong mga madurugas, alam mong may mga tinitira ka sa likod. Alam mo yun, yung mga mapagkunwari, yung mga sabi nga sa salitaan nga ni BP Sara, plastic, no? Pero ang ganda po ng pagkakabira talaga. Talagang kanina po, kaya, alam niyo yung pagka nanonood ako, naalala ko ganito yung mga pakiramdam ko pag nanonood ako ng live. Napapaligiran ako ng mga Hinebra fans, tapos Alaska ako. Pag nakashoot, tatayuan ko sila lahat. Ganun po yung ano, ganun po yung pakiramdam ko. Yung bawing-bawi tayo, alam niyo yun? Yung panay-atake, di ba? Walang katapusan yung atake. Ilang araw na eh, no? Talagang todo. Ito na naman, may bago na naman si Guban. Tapos lahat naka-atake. Nakakarindi. Pati yung mga walang mga troll na umakit sa'yo para ka lang atakihin, no? Talagang tapos bigla mo maririnig si BP Sara na binara, binira si ano? Binira si Risa Ontiveros ng walang talagang ang sarap po. Naku, kung hindi nyo pa napanood, panoorin nyo po pagkatapos natin. Yung Senate hearing, no? Grabe po, talagang yung, alam niyo yun, yung talagang yung, ay, nangihina ako kanina eh. Bigla akong lumakas talagang, gigil na ako, magbablogs na ako. Pagkatapos, meron pang part 2, may interview, binanata naman yung mga Marcos. Talagang sabi ko, puta, jackpot na jackpot. Alam mo yung mga political animal na mga katulad ko, yung, ang hirap i-explain eh. No, yung parang, champion na champion. O, sige. Ano po yung naganap pa? Marami na nagtatanong, you know? Ito po. So, isinalang, no? Pre-present po yung mga achievement ng nagdaan mga ginawa ni BP Sara, no? Tapos, sinalang po yung kanyang proposed na budget na ito, mga main project niya, mga burial and medical. Tapos, may mga baga, may mga, meron siya yung trabaho, ano yan? Trabaho kaday. Hindi ko alam yung tawag eh. Itama nyo na lang kung aral, trabaho kaday. Meron pa siyang educational, no? Yun yung pinakabago niya, yung tulong educational fund.
na tinatawag, no? So marami po siya, burial at medical, yun yung pangunahin niya. Tapos meron siya educational, meron siyang disaster response. Mm-hmm. O alam na natin 'yan, eh, no? Alam na natin yung ititira ni ano ni Sinex, last year niya pa ginawa 'yan. Yung sa malumanay na paraan, negosyo taday, 'yan. Magnegosyo taday. Tulong po 'yan sa mga gustong magnegosyo. So walang problema, 'di ba? Vice President, may mga proyekto siya, dapat pondohan. Kaya yung ibang senador, wala nang problema. Sinuportahan. Eto na ngayon, si humahangos si ano si Rizo Ontiveros. Galing pa sa dalawang hearing. Mm-hmm. Ngayon, eto po ang mga banat niya. Eh, yung mga pang-uuto ba? Maganda po, no, yung mga kaya lang parang redundancy na. Kasi meron na pong gumagawa niyan. Yung usual, narinig ko niyan last year. Eh. Ganito pa rin ang banat. Katulad po ng medical and burial, ay ginagawa na po yan ng ating DOH at saka ng ating DSWD. Mm-hmm. Di po ba? Tapos, yung disaster naman po, ginagawa naman yan ng ating DSWD. No? Yung magnegosyo tayo, maganda yan, tulong sa mga nagnegosyo, ginagawa naman na po yan ng ating DTI. So, nagkakaroon po ng redundancy na parang hindi na po kinagawaan. Siguro, maarte ka. Kumuha mo na tubig, tapos bigla namatay. Nanggigigil kasi ako. O, balik tayo. Alam niyo, nakakigil yung doon ako naasar eh. Yung kung sabi sa termino nga ni BP Sara, hindi siya plastic. Alam niyo yun yung alam mo yung ano? Anong tumawag ka sa 888? Bakit ka naman tumawag? Okay. Kalma lang po. Kalma tayo. Alam niyo yung pag nagsasalita ng parang ng uuto. O, di ba? Yun naman pala. Eh, meron na po niyan. Yung budget na yan, hindi na lang. Bakit hindi na lang po natin ilinya? Sa madaling salita, ang gusto niya sabihin, huwag ka na namin bigyan ng budget. Total, meron naman DSWD, di ba? Oh, yun yung ano, no? Yun yung punturo ni Reza Ontiveros. Okay. Ngayon, ngayon, eto ngayon ang bira ni ano ni Sara Duterte yung una. Eh alam niyo po, kasi tinanong siya eh, no? Unang tanong ni unang pagmamagaling ni ano, meron po ba kayong mga pag-aaral diyan sa mga proyekto niyo na yan? Si hindi niyo binigay sa iba. Siya talaga sumasagot pag nagtanong to si Reza Ontiveros. Ang sabi niya, eh meron naman po kasi yung nung ako po ay tumatakbo, tatlo lang yung plataforma ko. Ito yan, no? Trabaho, hindi, ano ba yung kanyang ano? Trabaho, edukasyon at mapayapang pamumuhunan. Kaya po pag nanalo ko, hindi ko po pwedeng pabayaan yung mga mamamayan. Vice President ako, parang sa madaling salita, maraming humihingi sa kanya, eh, no? Ng burial, medical assistance, tapos iba't iba pang programa. Hindi niya pwedeng tanggihan at ituro lang sa iba. Pero, ito po ang sinabi niya, no? Ang sinabi niya, pinupolitika eh. Bibigyan kita ng halimbawa kung bakit. Ang gustong palabasin ni BP Sara, hindi po pwede yung sinasabi mo, ayaw niya palang balot o bae. Ang gustong sabihin ni BP Sara, hindi po pwede yung sinasabi mo. Kasi pinupolitika nga nila eh. Nagbigay siya ng halimbawa. Halimbawa ASICS o AIX. Ire-refer namin. Tatanggihan. Bakit? Ito ang termino ni BP Sara. Sabi niya, halimbawa po, ire-refer namin sa AIX. Tatanggihan ng nagbibigay ng AIX dahil referral daw ng Vice President at kalaban. Kalaban. Hindi lang makasagot si BP Sara. Anong di makasagot? Sinagot nga lahat ni BP Sara eh. Anong di makasagot? Sinagot niya lahat. Huwag kayong pauso, nanood ba kayo? Sinagot po lahat ni BP Sara. Huwag po kayong pauso. Kung hindi kayo nanood, huwag niyong sabihin na hindi niya sinagot. Lalo na lahat ng tanong ni Reza Ontiveros, sinagot niya lahat. Okay. Hindi po siya di makasagot na naman. Sino nagsabi hindi makasagot? Sinagot niya lahat. Baka iba pinanood mo, baka yung 2023 yan. Hindi ba nasagot daw? Hindi raw nasagot. Okay. O, di butata na siya ron. Inihirit pa. Eh, pwede naman natin. Yan po, ihihirit ko po yan sa susunod.
na patatanggalan. Hindi nila sinasabing patatanggalan. Hindi niya sinasabing patatanggalan ng budget. No? Pero sinasabi niya na ihirit niya na yung budget ng OBP, ilagay na lang sa mga line item daw. Oh, eto ngayon ang sagot ni BB Sara. Yan yung problema. Yung mga tanong ni Reyes Ontiveros, pinupoliticize niya yung budget hearing. Eto na, bumibira na. Halimbawa, kinote niya po, no? Hindi, para manahimik ka na. Ikaw na lang paiiyakin ko. Mm-hmm. Buti, time out lang. Wala ako sa laptop, tanggal ka na. Pinupoliticize ni, sinabi niya, no? Nirekta niya. Ito po halimbawa na pinupoliticize yung budget hearing. Mm-hmm. No? Sabi ni BP Sara, malumanay, pero alam mong galit. Binasa ni BP Sara palaban. Ito po yung sinabi ni Reyes Ontiveros dito sa kongreso na yung meeting o parang kongres yata yung akbayan. No? So binasa niya, naalala niyo yung speech ni Ontiveros na hanggat nasa kapangyarihan si BP Sara ay malaki ang tsansa ng mga Duterte na makabalik. Mm-hmm. Kaya hanggat nasa power, di ba? Yun, no? Kaya lahat ng to pagpipigil. Yung point ni BP Sara, kaya ginagawa niyang politika yung budget kasi binasa niya yun, no? Eto si BP Sara, dapat hindi to mawala to sa power. Di ba? Kasi habang nasa power yan, malaki yung chance ng mga Duterte na makabalik. Binasa ni BP Sara yung sinabi ni Ontiveros doon sa Akbayan Congress. At sinabi pa niya na yung maka-China. Naku, kawawa po. Talagang pinamukha sa kanya. Pinupolitika mo yung budget eh. Dahil ayaw mo kung manatili sa power. Parang ganun eh. Pero hindi na sinabi yun ni BP Sara. Pagkatapos niyang basahin yun, anong na nga uli yung question mo? Di ba? So, kinwestiyon na naman niya yung isa niyang tanong. Mm-hmm. Yung tungkol naman dun sa kasama sa budget, mamimigay daw ng 10 million worth na kaibigan books na ang author si BP Sara, Kaibigan Books ang pangalan. Mm-hmm. Bakit daw, tungkol saan daw yung sinulat niyang libro na ipamimigay na gagastusan? Barado na naman si Reyes Ontiveros, sabi niya. Etong libro na to, bibigyan na lang kita ng kopya. Para malaman mo, huwag mo na itanong sa akin, bibigyan na lang kita ng kopya. Tapos, eto, walang bayad to. Mm-hmm. Yung publishing lang yung binabayaran. Again, sabi na naman ni BP Sara, ito po ay halimbawa na naman na pinopoliticize yung budget ng OBP. Kasi natatakot si Reyes Ontiveros na may pangalan ako rin sa mga ipamumudmud na libro sa mga bata. Eh yung mga bata, may nanay na butante, may tatay na butante, nakakalat yung aking pangalan na Sara Duterte. Mm-hmm. Para hindi takot siya na dahil doon maboto ko ng mga magulang. Sabi ko, yan, ano ka ngayon? Oh, hindi na ako. Kakalmahin ko na sarili ko. Baka mawala na naman. Durug-durug talaga. No? Durug-durug. Ay, hindi naman po. Ayan ang ayaw ko rito sa ating ano eh. Ayaw ko sa ugali nitong... ano nyo na lang ha? Kung ano yung natatandaan nyo ha? Rebattal. Ayun, ang termino pala ni BP Sara. Rebattal. Hmm. Ito po ang rebattal ko dyan. Pinupoliticize niya. Una po yung akbayan. No? Kinuwento niya yung sa akbayan. Tapos nung nag-insist pa si Reyes Ontiveros na sagutin lang kung tungkol sa ang tinatanong lang naman tungkol saan yung libro eh. Again, no? Ito po ay pamumulitika. Mm-hmm. Alam niyo po, bigla nagkwento ngayon si BP Sara. Nung tumatakbo yan nung 2016. Hindi ganito yung word for word ah. Nung tumatakbo si ano ko lang po, sabi ni BP Sara. May kwento ko lang po. Nung tumatakbo yan na 2016, dahil alam niya naman na akala niya siguro hindi mananalo si President Duterte, kaya sa akin siya humingi ng tulong dun sa Davao. Uh-huh. Oh, humingi siya ng tulong. Kasi nakakadalawa ng talo, ayaw niya ng matatluhan. Ganito yung mga, hindi ganito yung wordings, pero ganito. Ako naman, dahil humingi siya ng tulong, kinausap ko naman yung isang congressman. Tulungan mo naman to, bigyan mo lang ng mga ano. Ayaw din siyang tulungan. Mm-hmm. Ayaw din siyang tulungan ng congressman. Si BP Sara na nakiusap dun sa congressman para tulungan siya. Ito po ang maganda kay BP Sara. Pinamumukha niya na ngayon.
eto ngayon. Di sabi ngayon ni BP Sara. Tumawag pa raw sa kanya. Pinalo up daw yung support na hinihingi sa kanya. Kaya pinalo up niya rin kay Congress. Bigyan mo na lang kahit ilang mga barangay at ano, mga leaders mo. Bigyan mo na lang. Pagkapanalo daw noong 2016, siya raw ang kauna-unahang bumira kay President Duterte. Ano pong uri ng ugali yan? Putyan, tindi nun. Pinamukha sa'yo kung ano kong uri ng tao. Alam niyo yun? Sapulan lahat eh. Grabe. Si Tolentino umilag eh. Putang. Hindi ba akong pinatatama? Yun lang. Si Tolentino umilag eh. Si Aimee, nanginginig yung boses nung muli nagsalita eh. Si Cayetano, putya, biglang lumiit eh. At yan nga mga kabalits natin, no, yung mga ilang nga mga patungkol, mga pahayag at mga pagtugon nga dyan, no, na kung saan ito nga umano, yung nga mga naging banat at talagang naging sampal umano dito nga kay Risa nga, no, na kung saan patuloy nga no, sa talagang pagiging kritiko nga nito at patuloy na pagbanat at pagbira rin sa ating Vice Presidente. Na ngayon nga itong ating Vice Presidente tumugon at talagang dito nga na nakatikim nga ng mga salita nga talagang dumurog nga daw umano dito kaya Risa nga, no. At kayo na lang bahala magkomento sa ibaba na nais niyo i-komento patungkol diyan. At yun muli, syempre, nagpapasalamat tayo sa patuloy niyong pagsubaybay at patuloy niyong pagsuporta at pagsusubscribe sa ating channel. At syempre, nagpapasalamat tayo dito sa Banat News Update. Subscribe kayo diyan mga kabalits. At yun mga kabalits, ito mo lang yung WB. Hanggang sa muli natin pagkikita, mga kabalits!